lang. Ha? Mama, napapawala niyo na po ako. Ang ako ko pa, hindi ko na po kayo papakailaman kahit sino po sa inyo. Hindi naman yun ang punto ng lahat na ito, Ele. Kailangan at kailangan ka na makailam. Dahil ikaw may hawak na kay Mama ng mga Rodriguez. Kunin niyo na po lahat ang pera ko. Babayaan niyo lang po ako. Sana nga gano'ng kadali. Pero hindi. Ha? Kaya, ngiti, Ela. Ngiti. Para hindi sila makalata. Ela. Ngiti. Maglalakad-lakad tayo sandali, ha? Ngiti, Ela. Yan, ganyan. Tagalin niyo naman yung Ela! Magandang araw ho. Sinong kailangan nila? Nandiyan ho ba si Tito Federico? Anong pangalan nila? Marie de Guzman ho. Shirley Santos. Sandali lang ho ah. Siya kayang sinasabi ni Rina na kaibigan niya? Mautak talaga si Tita Katrina. Nailigpit niya ang lahat ng gamit na pwedeng magpaalala kay Tita Marisa noong kanyang nakaraan. Kahit ang gamit ni Eloy, wala na rin. Rina! Huh? Rina! Ginulat niya naman ho ako. Akala ko kung sino na. Rina, may tao sa labas. Nadinig ko, Marie de Guzman. Siya ba yung sinasabi mong kaibigan mo? Si Marie nga yun. Tamang-tama wala si Tita Katrina. Sinabi ko naman sa'yo, bilisan mo, di ba? Ang bagal mo kasi. Kaya sumama ka na lang maayos para hindi ka masaktan. Uy, mawala po kayo sa akin! Nakakawa naman ako sa'yo eh. Kaya sumama ka na lang maayos. Naintindihan mo? Ha? Hindi ka na makakata kasi ngayon, Ella. Hindi na! Anong ginagawa niyo dito? Kami, alam namin ang pinunta namin dito. Ikaw, ba't ka nandito? Dadalawin ko yung mami ko. Dadalawin mo ang mami mo? Dinalaw na namin siya ni Lola Corazon noon, di ba? Dadalawin mo ang mami mo o may bago kang isusumbong? Eh kung sabihin kong oo, anong pakialam niyo? Vanessa, umuwi ka na. Pag-iinitan ka lang ni Lola Corazon kapag nalaman na nagpupunta ka dito. Magsusumbong ka pa rin naman, di ba? So pareho lang. Magsusumbong na ako ngayon. Saan ka pupunta? Ho? Doon ho sa labas. Doon ho ako maglilinis. Hindi! Anong usapan natin, ha? Anong usapan natin? Hindi ho ako lalabas. So, doon kasi taas maglinis. Mama? Ano yun? Wala po. Gusto ko sanang maglinis doon sa labas. Kaya lang, marami pa pala akong tatapusin sa taas. Sige, lumabas ka na. Federico! Mama, bata yan. Sige, Rina. Iwanan mo muna ang trabaho at doon ka sa labas maglaro hanggat gusto mo. Ho? Di ba sabi ko sa'yo, pabayaan mo na kina Mila at Inday lahat ng trabaho dito? Sige na, sa labas ka na.
Gusto ba sa mga kanamin ng Tita Michelle mo? Gusto ba mag-swimming doon sa pool? Mali. Maling-maling diskarte na nandito yung patang yan. Sige. Tatawagin ko si Michelle. Let's have some fun today. Ikaw, Mama. Gusto ba sumama? Hindi ko na to kasalanan. Makikita na sina Maria at Tita Marisa. Oo, si Julio Reynoso. Nagnanakaw. Bata lang nandito. Kaya mabuti na lang dumating ako. Unconscious pa siya. Buti pa, pumunta na lang kayo rito. Bilisan nyo. Wala ka nang dapat ikatakot. Narating na ang mga pulis. Mababalik din sa kulungan tong hayop na to. Alam nyo rin po lahat. Kaibigan ako ng Tito Jake mo. Kaya alam ko lahat tungkol sa inyo. Sige na, umakyat ka na. Hindi ka pwede makita ng mga pulis. Bakit po? Papahamak ang daddy Leo mo. Gusto mo ba nun? Pero bakit po? Eh, baka pagkamalan siya kumidnap sa'yo. Eh, pwede ko naman po sabihin hindi eh. Paano ko ba sasabihin hindi pa siya pwede mabalik kay Doña Corazon? Maiintindihan mo rin yung pagdating ng tamang panahon. I'm sorry ho, hindi ho kayo pwede pumasok. Bakit? Mangangamusta lang naman kami ah. Nakalagay ho dito mga pangalan ninyo sa mga hindi pwede pumasok. Eh hindi naman ho kami manggugulo eh. Mahigpit tong pinagbilin sa amin yon. Ako, isa akong Rodriguez. Siguradong pwede kong pumasok sa bahay na to, no? Anak ako ni Katrina Rodriguez. Vanessa. Vanessa ang pangalan ko. Sige na, Ella. Makit ka na. Ako nang bahala dito. Sige na. Huwag ka na matakot. Ko, kailangan makagawa kami ni Katrina ng paraan para hindi pagkatiwalaan ni Federico ang batang ito. Alam mo, Rina, buti na lang nandito ka na sa amin. Ewan ko ba, may kakaibang saya akong nararamdaman tuwing kasama kita. Ako rin, hindi ko mapaliwanag pero parang ang lapit-lapit mo sa puso ko. Baka makaalis pa si Namari. Bilisan na huwag natin yung paglabas. Excited na excited ka na talaga. Halika na. Hina? Si Dr. Katindig dito. Matagal na po siya natanggalan ng lisensya. Bakit po? Baka naman may maitutulong ako sa inyo. Alam nga naman pahalungkat ko pa ang dokumento ni Leo dito eh wala naman pakinabang doon. May alam kaya kayo kung saan ko siya pwede matagpuan ngayon? Wala na kaming koneksyon sa kanya mula nang napatalsik siya dito. Tungkol saan ba yung itatanim niyo sa kanya? Wala naman. Hindi naman importante. Salamat na lang. Sandali po. Hindi pa kayo yung kapatid ni Mr. Leo Rodriguez? Oo. Bakit? Well, naisip ko lang. Kasi nandito rin po yung tiyahin niyo na isang araw. Si Chocorazon? Opo. Malala na ba ang sakit niya? Kaya madalas siya nagpupunta rito? Well, hindi naman po siya nagpa-check up.
Well, I'm in no position to tell. May itinatago rin si Corazon. At bakit biglang nabanggit ng doktor na to si Leo? Doc, sasabihin ko na sa inyo kung bakit ko hinanap si Dr. Katindig. Siya kasi ang nag-autopsy sa kapatid ko. Mabibigyan niyo ba ako ng medical records niya? Totoo ba buhay pa si Mr. Leo Rodriguez? Bakit niyo naitanong yan? Nakita niyo rin ba siya? May alam ang doktor na ito. Sana nga buhay ang kapatid ko. Sana nga buhay si Leo. Iyan din po ang pinunta ng Don Lacorson dito. Kasi nga ho may nakakita sa inyong kapatid. Pareho nga kami ng hinahanap ni Corazon. Malilintikan na ako. Buhay nga si Leo. Thank you.